masayang kabuhayan, masayang buhay. Paano ba intindihin itong mga nangyayari ngayon sa taxation? Okay, ang isa hong target ngayon ay yung pong mga taxpayers na nagpa-file ng financial statements na hindi po in accordance with the tax code or tax laws and regulation. Alam ninyo, nalulungkot ako sa mga nangyayari sa taxpayer because gatasan siya ng dalawang baka siya nagatasan ng dalawang tao. Yung isang tao taga BIR o yung gobyerno at yung isang tao pribado, yun yung CPAs. Ang nangyayari, bumibili siya ng serbisyo sa isang CPA na hindi naman ginagamit ng taong gobyerno. Sabi ng taong gobyerno, bili ka ng services sa CPA, kailangan mo yan. I-qualify natin at i-quantify natin yung services na to. Hindi nyo po kailangan ang certified public accountant. Ako po ay certified public accountant. Hindi nyo po kailangan ang serbisyo ni tax specialista. Ang pirma ko sa financial statement nyo, hindi nyo po kailangan. Ipapaliwanag ko ho sa inyo at ipakikita ko ho yung batas. Huwag nyo ho kalimutan na i-click yung heart para mag-spread tayo ng love sa internet. Ang pag-aaral ng batas, para kang kumukuha ng board or bar exam. Nagte-test ka, nag-exam ka sa algebra or trigonometry. Hindi mo maintindihan yung pinag-aaralan. Yan ho yung nagiging problem sa pag-aaral o pagko-comply sa batas. Para kang laging merong examination. So may penalty po mga ka-taxpayer kong minamahal na umaabot hanggang 25,000 pesos yung hong hindi pagpapa-audit ng inyong books of accounts and other accounting records. Maliwanag ho yan. Kailangan hong i-audit ng BIR, ng CPA, tandaan ho nyo yan, yung inyong number 1, books of accounts. I-audit daw ang books of accounts. Number 2, i-audit iyong financial statement na dapat ay naka-attach sa tax return. Maliwanag ho yun. Pag hindi kayo nagpa-audit, pwede ho kayong mag-fine criminally 1,000 o makulong kayo hanggang 6 months. Ayan po. So, ang ini-impose hong compromise penalty ng BIR right now is umaabot ng 25,000 pesos. Ayan. So, bakit importante ang ino-audit ng sa totoo lang, wala namang ginagamit ng mga CPAs na books of accounts. Sa tanang pagpapractice ko, karamihan ng mga books of accounts, hindi ino-audit ng CPA. Humihingi lang ng schedule. Tingin ko foul yun. Tsaka maraming CPA, yung tinatawag na fake na CPAs, hindi ho tumitingin sa books of accounts o nag-audit na walang laman ng books of accounts. Bawal po yun. Para dun sa mga wala pong books of accounts at hindi ho alam kung paano gumawa ng books of accounts, meron ho tayong binibigay na free na libro. Ayan, i-text nyo lang po ako. Ang pangalan ho ng libro ay Tax Bookkeeping for BIR Compliance. Ang may bibigay ko lang po ay pages 1 to 28. I-text lang po ninyo yung number na nakikita nyo dyan sa screen at hihingan ho kayo ng email niyan para mapadala ho sa inyo yung PDF copy. Ngayon, huwag nyo hong gastusin yung pera nyo ng sa maling paggastos. Hindi ko naman kayo pwedeng pigilan kung gusto nyo gastusin yung pera nyo sa mali. Di cargo de consensya nyo yan. Pero sinasabi ko sa inyo, huwag ho kayong kumuha ng mga CPAs. Huwag. Gastos lang ho yan. Gamitin nyo sa pamilya ninyo yung pera na ibabayad nyo sa CPA. Maging wise kayo mga ka-taxpayer kong minamahal. Ito po yung batas. Ito po yung pinagmamalaki ng ating BIR. Ang tawag ho nila kasi rito ay trained law. Okay. So yan po yung Republic Act
10963. Pwede ho ninyo yung i-download. Nagda-download ho ako ng batas sa lawfield.net. Okay. So, ang sabi dito, mga ka-taxpayer kong mahal, is kapag ikaw ay may gross sale earning receipt or output exceed 3 million pesos. Ibig sabihin, yung sales nyo sa loob ng isang taon ay hindi ho umabot o lumagpas ng 3 million pesos, hindi nyo ho kailangan ang certified public accountant. Yan ho yung sinasabi natin. Okay. So, hindi kayo magbabayad ng certified public accountant. Ang susunod na tanong eh, kung hindi ako magbabayad ng certified public accountant, ako ba ay magpe-penalty? Hindi ho eh, kasi hindi hinihingi ng batas. Pag kayo ho ay pinuntahan ng BIR at sinabi, bakit hindi certified? Hindi inaudit ng CPA yung iyong financial statement, puntahan nyo ako. Ipagtatanggol ko ho kayo at wala ho akong hihingi ni singkong duleng sa inyo. Ayan, text nyo lang yung mga number na nandyan pag kayo po ay pinuntahan. At ito pong aking offer or proposal o promise valid hanggang December 31, 2023. Okay, so meron siyang expiration date. Hindi ho kayo nangangailangan ng CPA. At the same time, mga ka-taxpayer kong mahal, hindi nyo ho kailangang magbayad ng 25,000 pesos kasi ho yung financial statement ho ninyo ay walang pirma ng CPA. Maliwanag ho yun. Ang pinepenalty, yung financial statement nyo ay hindi inaudit ng CPA. Paano malalaman na hindi inaudit ng CPA? Wala ho siyang auditor's report na may pirma ang CPA. Ibig sabihin, hindi pa rin kayo exempted. Ayan. Hindi pa rin kayo exempted na mag-file ng financial statement. Ibig sabihin, mga ka-taxpayer kong mahal, nire-require pa rin kayo ng BIR na mag-file ng financial statement. At ang financial statement, ayon ho sa BIR, ito po ay listahan. Balance sheet, income statement, statement of retained earnings para sa corporation ho itong letter C. Statement of changes in the financial position, schedule attached to the aforesaid statements. Ibig sabihin, requirement pa rin na mag-submit kayo. Iyan po yung sinasabi ng batas. Okay, so may penalty pag hindi ho kayo nag-submit. So, mag-submit lang po kayo, pero hindi ho certified. Magkaiba yon. So, may dalawang tao. Yung isang tao, yung isang taxpayer, pinagsasubmit ng certified financial statement. Pag hindi siya nag-submit, 25,000 pesos ang penalty. Yung isang tao, pinagsasubmit ng financial statement. Ibig sabihin, hindi nyo kailangan ang tulong ng isang certified public accountant para gumawa ng financial statement. Ganun lang kasimple yun. Ibig sabihin, hindi exclusive sa isang accountant o isang CPA ang financial statement. Okay. Pag hindi kayo nag-file, may penalty. Oh. Ibig sabihin, yung mga 3 million and below kailangan mag-file ng financial statements. Ngayon, kung kailangan ho ninyo, lalo na may mga open cases na hindi nag-file for the past 10 years, meron ho tayong ready-to-use template. Ayan, i-text nyo lang po ako. Ayan yung number. Ayan, binibigyan ko na yun. Template ho yan, 1,000 pesos. I-text nyo lang ho ako. Ngayon, ano ang kailangan po ninyo? Ang kailangan ninyo ay yung financial statement. Ayan na nga, sinasabi na, oh. Yung financial statement na in accordance with the tax code. Hindi po yung sinasabi ng mga CPA, kung di nyo pa napapanood yung previous video ko, BIR aggressive against fake financial statements, sinasabi ko sa inyo, ayaw ng BIR na isasubmit mo sa kanila, ay
financial statement na gawa sa accounting standards. Gagagalit sila doon. So, ang susunod nating topic is, available na po itong libro ko para dun sa mga may 8% gross income taxation, 1,500 lang po. At ito po yung sinisiguro sa inyo na magkakaroon ng laman yung inyong libro. Okay? So, ang next topic natin ay yung tungkol ho sa financial statement tsaka yung books of accounts ho ninyo. So, tumatanggap na ho tayo ng donation para ho sa makakuha kayo ng benefits. Email nyo lang ako sa procedure. At sa mga gusto hong mag-franchise, ito po yung letter of intent ko. Paki-post nyo na lang, kopyahin nyo at padala nyo, i-email nyo po sa akin. So with that, peace and happiness be with you for life, mga ka-taxpayer kong minamahal. See you in my next video.